continue our topic now for this afternoon. And before we proceed, do you have any concern? Do you have any questions? Or none so far? Wala naman. None so far. None so far sa mga nagpa-participate, no? Sa mga sumasagot. So let us skip no on listening and watching our slides and of course digesting all the information that I'm discussing this afternoon. So since it's already flashing on your screen, I will proceed to the discussion now. I have here the presentation of the introduction of results, life, and works and writings, the subject itself, which is mandated by the RA 1425, the one that regulates no, in the inclusion of in the curricula in the public and private school to teach the introduction or the works and life of writings of Dr. Jose Perez. So to proceed, we have here the after the completion of the chapter. So of course, explain the history of the RA 1425 or the Rizal Law in short, and these important provisions inside of it, no, and critically assess the effectiveness of the Rizal course, no, of the students. So first and foremost, we have here the author of Rizal. So sino ba yung author ng Rizal Law? So we have here the person, no, involved in creating the law, no, nung ating batas ngayon na Rizal Law or Rizal subject. So the author is former President Jose P. Laurel, no, become member of the Senate and the Legislative One, and then he created the law due to Rizal's valuable role in the project of nation building. Well, he see the importance of Rizal contributions in his fellow countrymen to the Filipinos na meron tayo. So that's why he pursued, no, and he sponsored for this law, for this opportunity to help also Rizal tong kanyang mga siguro tinapos and giving them an importance to these contributions na in life. Sayang naman yung pagkamatay ni Rizal kung hindi natin siya gagamitin o hindi natin siya pahalagahan upang bigyang pansin nating mga Pilipino. At higit sa lahat, maging tularan o maging model natin siya. Not in the place of dun kung saan yung ialay natin ang mamatay ang ating sarili. Pwede namang hindi mangyari o hindi natin dumating sa punto na mangyari pa yun. So we can do things, no, without becoming heroic until we died for. And who is sponsor, no, the Rizal Law? So sponsor we have Senator Recto, and he was requested, no, Laurel to sponsor the bill to the Senate and House of Representatives. So these are the people, no, in behind of the law na meron tayo of RA 1425 na batas. So we have is the President Ramon Magsaysay, and during that time he is the person who signed the the Rizal Bill or Rizal Law right now, effectivity no on June 12, 1956 after passing in the Congress. For more than 4 months lang yata po itong naging debate for the passing of the law. Naging mainit ito because of many posts, no, of the law, like ng mga Catholic association and even yung mga students, no, they are against. Then yung mga schools, priests, no, and other people, no, that are a majority or kakampi nitong mga Katolikong simbahan at Katolikong mga namumuno doon sa mga mambabatas na naroroon na kanila mga pambato o mga nag-influensya nila to not to vote with the in favor of becoming the Tung Rizal Law. Oh. So next is we have the preamble of the law, no, na meron tayo. So this RA 1425 or in short Rizal Law is an act include the curricula of all public and private schools in college and universities, the course of the life and works, writings of Dr. Rizal, particularly his novel Noli and LPD, then authorizing the printing of distribution thereof and for other purpose of this one for educational use. So these are the
these are the important no matter to be understood in the Rizal Law. That's why is it important to discuss the Nolimitangere and El Filibusterismo, these two prominent novels sa kanyang subject na to. So bukod doon, lahat ng uri ng pang-paaralan na publiko man o pribado, sila po ay inuutusan, no, na isama sa kanilang kurikula o sa kanilang pag-aaral ng kanilang mga estudyante ang ganitong uri, no, ng subject ng buhay, gawa, no, at mga sulat ni Jose Rizal. So to jump with another slide, we have yan nga yung preamble pa rin ng ating RA 1425, or in short, Rizal Law, na nakalagay dito. Whereas today, more than any one period of history, is a need of rededication to the ideas of freedom and nationalism for which heroes lived and died. So yun yung naging isa siguro sa mga pinanghugutan, isa sa mga siguro na pinahalagahan for the dedication ng idea ng freedom at nationalism, ng pagiging makabansa at pagiging isang mabuti, no, na ehemplo nitong naging history ng pagkamatay ni Rizal. And isa pa doon is meet and honoring them, particularly the national hero and patriot Jose Rizal, but not actually, he did not declared as a national hero. There's no such a law that Jose Rizal declared as a national hero. But most of the people, or most of some of the groups, no, are pushing, no, Jose Rizal to become our national hero, or to declare as our national hero. And that we remember with special fondness and devotion their lives and work that have shaped the national character of the youth especially. So these are some of the point of view of the dedication of the RA 1425, no, in making or creating this law for us. Next is the life and works of writings. Yun nga, sabi ko kanina, buhay, gawa, at mga trabaho ng mga sinulat ni Rizal, no, katulad na naman ng Noli at Pili, ay isa sa mga bagay na kinakailangan na isama natin, na nagbibigay o may constant, ibig sabihin, meron siyang nagsisiwalat sa atin ng isang inspirasyon, no, ng pagiging makabayan, no, o pagiging makabansa at the same time dito sa ating ginagalawan, katulad na lamang nito ngayong mga panahong ito. So with which the minds of the youth, especially during their formative, and because of the formative days, kaya ito tinuturo, katulad niya, mga estudyante kayo, ninanais ng ating batas na magkaroon tayo ng mas malawil na pag-intindi at pagmamahal sa bayan, at higit sa lahat, isa tayo sa mga maging sandata in the changing lives of our nations. No? And sabi nga nila, we are the nation building of our own country. So that's why we need to educate ourselves. We have to pursue more. We have to work harder, and at the same time, our study, no, is our foundations para dito sa ating success na tinatawag. Next is, all educational institutions are under the supervision of and subject to regulation by the state. So yan yung meron tayo, yung ating bansa, o yung ating republika na nagko-control sa atin at nagre-regulate, specifically yung ating Commission on Higher Education. At lahat ng eskwelahan ay kasama dito sa pag-develop ng moral character na dapat. So sa school, tinuturo ang moral character. Wala namang tinuro sa school na kalokohan, wala namang itinuro sa school na hindi ikabubuti kayo unan. Sino bang estudyante o nanay ang mag-enroll sa kanilang anak para dito sa immoral one na character na tinatawag natin. So personal discipline for them to be able, no, to give, no, a discipline to our students to become source of inspiration to finish their studies, and at the same time, this personal discipline would also help them, no, to face their struggles and problems in life, like how Rizal, no, fought for his country, and then until yun nga na mangyari to, itong batas na to. So civic conscience to teach the duties of citizenship. Well, tayong mga Pilipino, it's an honor to become a Filipino citizenship. Some of other Filipinos, no, wanted to shift
or to become an alien with their own country. Katulad na lamang ng mga binan ng mga Pilipino during the pandemic, na hindi, they are not Filipino na, but they are now American citizen. But since the DFA order no advance of the Filipinos no come going here from abroad na mga magpupunta dito na hindi na sila Filipino citizen or doesn't have any business during pandemic, eh hindi na nila pwedeng gawin at bumalik, di sila repatriated. It is because yung kanilang citizenship, hindi na sila Filipino. They, yung allegiance nila or allegations nila, hindi na nasa atin, kundi nanumpa na sila sa ibang citizenship or bilang isang Amerikano na or isang American citizen. Next is the civic conscience na yung mga duties natin na ginagawa. So yan, pag NSTP, LTS. So since this is not no happening now, so I do not know what are the things that are substitute no use for it na meron tayo. What we have next is the sections provisions under the Rizal Law. So we have section 1, we have how many sections? We have 6. And first one, no, yung section 1 is describe the course on the life works of writings of Jose Rizal. Katulad nitong Nolet and Fili na kanilang pinagdidiinan pa kanina pa, is kailangan masama sa pagtuturo ng pag-aaral dito ng mga estudyante sa kanilang eskwelahan, sa mga kolehiyo at mga universidad o pamantasan, public man to o privado. Okay po. So provided yung kanilang mga collegiate courses na yan, hindi pwedeng kayo graduate without passing this course. So do not take this as a minor, but of course, take this no as an opportunity to know more who is Rizal, and most importantly, maybe the possible impact to you once you finish this course no in my supervision. So next is the section 2, obligatory in all schools no, lahat ng paaralan, kolehiyo, pamantasan, mga universidad, na magkaroon sa kanilang library ng mga sakto at hindi naman siguro ano po kalabisan kung kahit ilang kopya meron po tayo para sa mga estudyante natin na gusto magbasa at mag-aral ng ganitong mga gawa at trabaho ni Rizal mula sa kanya mga natapos ng mga panahon as indicated no in the law. So yun yung mga meron tayo. So you try to search on the internet our CBSU library if this still available, kasi ito ang sinasabi ng batas. At kung hindi naman, if it is not readily available on CBSU library, then try to ask of the library sections ng campus to ask for the copy for the studying of this course. So yun yung meron tayo na dapat sinusunod, dapat yung batas. Kung ang batas ay nagsasabi at kailangan sundin, di kailangan makita natin mula sa school at mga universidad na yan, meron silang mga ganito. At kung walang fund, then therefore, they need to fund and to allocate for the fund, no, for this needed or important no document na kailangan natin makita as to provided by the law. Next, in the section 3, yung ating pagtuturo daw ng Nolet and Fili ay pwedeng maging Tagalog at English no sa subject na to. At yung Rizal na course no ay isa sa mga pwede nating gamitin yung mga dialekto na ginagamit sa bawat lokalidad na meron tayo. Then cause them to be printed in chip, so pwede yon kung meron man na kayan o merong pondo na makapagbigay ng for free, mas maganda. So yun yung mga meron tayo na pwede natin. So free of charge. Pwede din makita sa mga puro organization ang barrio councils no in the nationwide na meron tayo. So as for the copy, look for the copies or try to look at them no ano yung mga meron yan. Or if still living na itong mga bagay o gamit na yan just sa mga lugar na yan o mga particular na pwede nyo mapuntahan para dyan. Next is the section 4. Yung section 4 to 6 is administrative no level ang minidiscuss dito na kung saan nating in this act shall be construed
as amendment or repealing section in 927 of the Administrative Code prohibiting the discussion of religious doctrines by the public school teachers and other person engaged in any public school. So, ayun din, isa rin sa mga bagay na gusto rin natin na hindi maging bias no, ng batas natin about the talking about the Catholicism and other religious doctrines no, that may cause no problem din. And then we have section 5, the sum of 300,000 pesos that may be appropriated no, of the fund no, in the National Treasury to carry out the purposes of this act no, para mag-materialize din siya. So yun po yung kailangan natin. So in the sum of it, yung mga pera na kinakailangan para mag-materialize, eh nandito po sa section na to. Binibigyan siya ng fund. So yung number 6 naman, this shall take upon its approval on the date of June 12, 1956, and that one is effective no that day. So yun yung nangyari sa ating RA 1425. Then to jump to another discussion, we have course description. Yan na meron tayo, that RC or Rizal course focus only on the two novels no, the one that is sets on the law that must be tackled no in this subject, and then it should be taught no at the tertiary level with a 3-unit subject. So more than that, lower than, eh, hindi accepted. Kailangan 3-unit. If it is 2 or 4-unit, or hindi, wala namang school na nagpo 4-unit, but mostly talagang it is a 3-unit no requirement no from the CHED na dapat makisa sa mga required history subject sa mga kursong kinukuha ng mga estudyante. So lahat po ng course o lahat ng ano ng mga kurso na merong ino-offer ang isang kolehiyo, lahat po yan may Rizal. Hindi pwedeng mawala po yan. Even if it is short course no na meron tayo. Objectives of the Rizal course, ayan, course to aim to cultivate the students the knowledge and appreciation of the historical, political, and philosophical significance of Rizal ideas. So medyo marami, no? Historical, history, political, yung ating political aspects, no? Or other political matters that would involve, no? Rizal students in critically thinking dito sa ating appreciation ng ating Rizal course. Then next is the objective of Rizal course is number 1, para mapataas daw yung relevance ng Rizal ideas and teachings and values to the present condition sa ating bansa. Kasi karamihan sa atin eh, hindi na ganoon pinahahalagahan yung mga meron tayo at kung paano naging contribution na binigay sa atin na ating bayani na tinatawag na si Jose Rizal as to give their contributions no, ngayon sa kapanahunan natin. Next po is the another objective no, para at least ma-develop no yung kanilang mga pag-intindi o yung kanilang kaalaman dito sa pag-appreciate no ng ating subject no, ng Rizal. At the same time, ano bang qualities na meron si Rizal, as like what I discussed or mentioned during the pre-lecture period no, these are development of aspect no, ng moral character na dapat makita natin na may pagmamahal sa bayan, mayroong respeto sa bayan, mayroong bagay na kung saan may mabuting kahinatnatan ang kanyang sarili sa kanyang ginagawa, lalo na sa kanyang ano, komunidad, sa kanyang mga kasamahan sa bahay, at sigit sa lahat sa paggawa sa pang-araw-araw na meron siya. Personal discipline o disiplina sa sarili kung paano mapapahalagahan at bibigyan prioridad no, katulad na lamang yung pag-aaral ngayon. So because of our tertiary ano law ngayon, that's why libre na yung pag-aaral. So konting disiplina lang para upang makamit natin na mas makakuha tayo ng mas matas na grado, bonus na kung meron na tayong makuhang award or mga flying colors or we graduated with honors, tama po ba? Pero ano lang, proper discipline lang to obtain yung ganitong inyong mga ina-aspires in life. Citizenship no, bilang isang Pilipino o bilang isang parte ng ating bansa, marapat lamang no, na paano natin matutunan yung pagiging isang katulad ni Rizal, hindi naman sa kokopihin natin but become the source of our inspiration
and to become a good, no, a part of our life ng isang bilisang citizenship ng Pilipino. Pag mamalaki mong isang Pilipino ka talaga. Next is the corollary objectives, no? Kung bakit ito nabuo. So, to develop sense of pride of our own country, people, culture, history, and race. Ano ka ba pag tinanong kay about Kirisan? So, syempre, be proud. No, you are came from the country of origin mo na Pilipinas. Isa ka sa mga tinatawag na Pilipino. Ito ang inyong kwento, ito ang inyong istorya. Ito ang aking lahing pinanggalingan. Katulad ni Rizal, hindi niya kinahiyang kanyang sarili sa pagpunta sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang panig ng mundo, na kung saan ipinakita niya kung sino siya bilang isang kayamanging Pilipino, na kahit ganoon man lang na maliit at minamaliit ng mga Espanyol, but still I can do more. I can do more than what you expect. And not because of my race or color, hindi yun magiging hindrance, no, to strive more. And despite of this nga ng criticism ni Rizal, he become a bright student, no, and become a good practitioner, no, ng kanyang pagiging physician and in his specialization, no, ng kanyang ophthalmologist. Another thing is to hunt students' potentials, utilize their skills, support opportunities for the country's development. Sana, no, lahat, mailabas natin buong potentials natin dito sa subject natin, mag-aral tayo, not for the sake to get the 3, not for the sake, no, na gusto lang natin na matapos lang to, but because you want to strive harder and you want to get, no, a higher grades. This opportunity is a privilege na na kung saan hindi lahat pwede mag-aral, hindi lahat kayang mag-aral dahil marami silang kanya-kanyang sitwasyon or mga living condition ngayon na sumasagabal sa kanila upang makapag-aral. Pero dapat higit sa lahat yung bagay na kung saan pwede nating i-grant o i-take yung ano na to, yung opportunity to, or i-grab mo na to para at least kahit paano matulungan mo mapaunlad yung sarili. Through that, napapaunlad din natin ang bansa natin. Kasi ang bawat isa sa atin ay binubuo natin ng bansa kung kahit nakikita ang pag-asenso ng ating bayan sa ating mga sarili. So next is to promote the spirit of defending the depressed and marginalized and practice cooperation among people and communities. So isa sa mga bagay din yan na gusto nating mangyari, magkaroon ng bayanihan, tulungan, magkaroon ng harmony para sa mga people who are from the laylayan ng tinatawag ni Bibi Robredo. And of course, yung spirit, no, ng mga taong naiiwan o na mga nasa laylayan na tinatawag natin, ay ma-acknowledge natin sila. These people are part of our country. These people are fellow Filipino men. These people are a part of our ano po, ng nation building natin. So they need to be acknowledged and at the same time help them, no, itong mga taong nandito. Kasi sino po ba ang tutulong sa kanila? Tayo lang din na nandito sa kasamahan nila sa bansang. Next is to foster in Filipino students a deep understanding of nationalism, patriotism through the life and works of Rizal. Gusto natin na matutunan ninyo na mas mapanlad natin at mas mapakita natin o mas mapasikat natin, no, ang pagiging isang ugaling Pilipino lalo na sa kanilang pag-intindi o pagkakaroon ng understanding na tinatawag dito sa pagiging makabayan at makabansa. Kaya nga tingnan natin nung elementary tayo hanggang high school. Diyos ko po, katakot-takot na himno ng Cavite, tama po ba? Himno ng bayan natin, panatang makabayan, lupang hinirang. So yun yung mga meron tayo that we foster as a Filipino students. Pilipino ka, hindi mo alam paano ang panatang makabayan. Pilipino ka, hindi mo alam paano ilagay sa kanan dibdib at respetuin habang pinatutugtog ang lupang hinirang. So yun yung mga some examples that would realize, no, and makes us, no, oo nga, no, at bakit kaya hindi natin ginagawa. So, bawal din bastusin yung ating mga patawat, bawal sunugin, bawal ilapag at sirain, dahil may karampatang parusa at may batas para tayo dyan. So, yun yung pagmamahal, no, at saka pagiging makabansa natin.
So to recognize results as a model of valor of dignity, not only in the Philippines, but throughout Asia and the world. O yan, isa sa mga maganda, no? Ayan, the Valor Day, araw ng kagitingan. Ano mong kagitingan merong ginawa kayo para sabihin natin, katulad nito sa pagmamahal natin sa bansa. Sa maliit na bagay, you follow the image, you follow, no, you follow the Rizal character into na halos, no, paano po magbigay tayo ng mga gandang example sa ating sarili. Yun po yung makikita natin. So next is the acquire values, no, na meron tayo, like yung moral and spiritual. No, Rizal really, no, good, no, he's really respect, he really respect, no, his parents, their mother, parents niya, tatay niya. Though bilang isang pasaway, may times nga na kanyang hindi nagpaalam siya at pumunta sa ibang bansa, nagpunta doon, nag-abroad, no? Hindi man lang alam ng kanyang magulang, may kinagalit mo sa kanya. But more than doon, he respect the decisions, no, of his parents. Of course, one situation dyan is yung kanyang nanay, ay yung kanyang tatay, no, na nag-send sa kanya sa pag-aaral upang mas maging matalino siya at mas magaling at maalam sa kanyang sarili. So yun yung mga bagay na mayroon tayo. It will benefit, no, to you and to our country. Again, tayo ay parte at bumubuo ng ating bansa. Kung paano natin pinauunlad ng ating sarili, ganun din natin pinauunlad ang bansa na mayroon tayo. Nag-uumpisa sa atin, hindi po sa iba, kundi sa atin po mag-uumpisa. At kung para doon yung mga bagay na yon, kailangan natin gawin ng mabuti, nang naaayon, no, at nakakatulong tayo sa ating sarili, sa bansa, sa komunidad, at higit sa lahat, sa magagandang bagay na pwede pa natin gawin. So I'll be stop sharing for this one.